Magandang araw, kaibigan. Sa video na ito, itatalakayin natin ang misteryo na bumabalot sa Romblon Triangle. Bakit nga ba napakaraming hindi maipaliwanag na paglubog ng mga sasakyang pangdagat sa lugar na ito? Kung kinatatakutan ang Bermuda Triangle sa Atlantic Ocean, marami ring maglalayag ang umiiwas sa Romblon Triangle. Ang Romblon Triangle ay ang dulo ng bayan ng Concepcion sa pagitan ng Dos Hermanas Islands, Isabel, at Carlota Islands at Sibuyan Island. Sa Romblon Triangle lumubog ang maraming barko dahil sa hindi inaasahang insidente. Kahit pa ngayon na moderno na ang mga kagamitang pandagat, marami sa mga paglubog ng mga sasakyang pandagat sa lugar ay hindi maipaliwanag at nananatiling misteryo. Mayroong mga nagsasabi na umabot na sa 40 barko ang lumubog sa lugar kasama ang deadliest sea tragedy na Donna Pass at noong 2008 ang MV Princess of the Stars. Panahon pa umano ng Kastila, marami ng lumubog na barko sa lugar bagamat hindi na ito naisulat sa kasaysayan at nagpasalin-salin na lamang ang kwento sa mga residente ng probinsya. Para sa Philippine Coast Guard, ang mga paglubog ng sasakyang pangdagat ay dahil sa natural phenomena gaya ng malalaking alon, bagyo at pagkasira ng navigational potentials. Pero hindi ganito ang paniniwala ng mga taga-Romblon. Sang-ayon na rin sa kanilang kultura. Sa paglubog ng MV Princess of the Stars, muling nabuhay ang mga kwento ukol sa misteryo ng Romblon. Isa sa trahedyang naganap sa Romblon Triangle, ang Battle of Sibuyan noong October 24, 1944. Nang maglungsad ng operasyon ng US Navy at lumapag sa Leyte ang grupo ni General Douglas MacArthur, nagpadala ang mga Hapon ng Naval Strike Force mula sa Formosa, Taiwan sa ilalim ni Admiral Takeo Kurita. Kasama sa strike force ng mga Hapon ang super battleship na Yamato at Musashi. Nang mamataan ng grupo ng Kurita, nagpadala ng mga bomber planes ang 3rd Fleet ng mga Amerikano at binomba ito upang hindi na makarating sa San Bernardino Strait. Nagsagupaan ang dalawang grupo sa Dos Hermanas, Carlota at Isabela Islands at nagtamo ng grabing pinsala ang Musashi na nagpalubog dito. Sa naturang lugar na kahimlay ang Grand Battleship ng mga Hapon na lumubog kasama ang maraming sundalo, may mga paniniwala na nagmumulto ang barko at baka umano mayroong kinalaman sa paglubog ng mga barko ang battleship at mga sundalo nitong hindi natatahimik. Mayroon ding matandang kwento sa Romblon kaugnay ng isang Lolo Amang. Si Lolo Amang ang local version ng Cape of Good Hope Ghost Ship. Sinasabing si Lolo Amang ay nakasakay sa malaking ginintoang barko at naglalayag kapag gabi. Dahil sa kinang at ganda ng kanyang bangka, naiinganyo ang mga maglalayag na lapitan ito. Kapag nilapitan, makikita umano roon ang mga tao na nagdiriwang at mga babaeng nagsasayawan. Isa sa mga nakaligtas sa MV Don Juan ang nagsabi na nakita nila ang barko ni Lolo Amang. Pero habang lumalapit ang barko ni Lolo Amang, ay naging ang MV Tacloban kung saan sila bumangga. Nagamit din ang kwento ni Lolo Amang ng mga albularyo na nais na magkapera. Isa sa mga albularyo ang humihingi umano ng buwis na ibabayad kay Lolo Amang. Aniya, si Lolo Amang ay nakatira lamang sa barangay Kayatong sa Look o bayan ng Ferrol sa Tabas Island.